Nagbabalik po ang kada umaga ilang araw matapos maipatupad itong 31 Mayo ang tuluyang pag-alis sa pre-departure COVID-19 test para sa mga dayuhang nakatanggap na ng booster shot. Inaasahan na mas maraming turista ang darating sa bansa sa pagluluwag ng COVID-19 test requirement. Kaya ngayong umaga, makakapanayam natin si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po, Ma'am Dana. Welcome po sa kada umaga. Good morning po sa inyo at sa mga tumatanghil ko ng inyong programa. Good morning. Opo. Ma'am Dana, bigyan niyo lang kami ng datos. Gaano karami yung mga daily arrivals natin before the pandemic and then itong panahon ng pandemya, gaano lang po karami yung dumadating sa atin? Ilan po yung porsyento ng binaba niya? And gaano ho yung expectations natin ngayong nagluluwag na ho tayo? Yes, prior to the pandemic, medyo mataas tayo. Noong 2019, nakuha natin yung pinakamataas na bilang of arrivals in the country. I think, kung hindi ako nagkakamali, I think it's around 13 million total arrivals for the entire year. Uh-huh. So on the average, we were seeing, I think, around 45,000 arrivals on the average per day yon. But when the pandemic came earlier this year, nung meron pa tayong mga travel restrictions and meron pang cap nun eh, nung for the number of arriving passengers, we were only seeing around 4,000 to 5,000 total arrivals na yon per day, all Filipinos and foreign nationals nationwide. So sobrang baba po talaga. Imagine from 45,000 bumagsak ng 4 to 5,000. So malaki po yung difference yan and malaki yung naging impact yan sa tourism industry natin and sa international travel sector natin. But ngayon po, as we are slowly easing up our travel restrictions and we are moving forward to the new normal, we're seeing numbers around, tumaas yun eh, nung nag-list tayo ng travel restrictions around February, dahan-dahan po tayo nag-list ng travel restrictions. Mm. Every week siguro tumataas siya ng a few thousand arrivals, but now we're seeing on the average around 15,000 arrivals per day. That's quite good news, ma'am, no? Kasi syempre kahit papaano makakatulong yan sa ating ekonomiya at the same time sa tourism natin. Now, sabi kasi ni Dr. Ted Herbosa, para sa kanya, kontrolado na halos ngayon ang COVID-19 situation sa ating bansa. Ano ho ngayon ang mga requirements natin dahil mas pinaluwag na para makapayagan ho natin na pumasok dito sa ating bansa, ito hong mga foreign travelers ho natin na makapasok ho ng tuluyan dito sa Pilipinas? Yes, pag foreign nationals na dadating po dito sa Pilipinas, kailangan po fully vaccinated. Uh-huh. Kailangan nakuha na niya yung primary series ng kanyang COVID-19 shot. And kung siya po ay meron na siyang booster shot, exempted na po siya. Yun yung latest development natin sa travel restrictions natin. Exempted na po siya from presenting a negative RT-PCR test. Mm. So, kailangan po fully vaccinated with appropriate proof of vaccination. And kung may boosters na siya, hindi na niya kailangan magpakita ng RT-PCR test. Oho. Does it apply at the same time dun ho sa mga foreign students natin? Kasi possibly by the next school year, papayagan na ho yung full implementation ng face-to-face classes. So yung atin hong mga foreign students na dito ho talaga nag-aaral sa Pilipinas, umuwi lang dahil nag-lockdown, eh magbabalikan ho yan sa Pilipinas. Yes, the same rule applies po to everyone except Filipinos po. Yung mga Filipinos po, kung sila po ay unvaccinated or partially vaccinated, they would still have to undergo quarantine. Pero syempre, papapasukin po natin sila sa bansa. Mm-hmm. Hindi na po sila mag-undergo ng quarantine, ma'am? Kung sila po ay fully vaccinated, hindi na po kailangan mag-undergo ng quarantine. Same din po yung rules sa foreign nationals. Uh-huh. Kung meron din po silang booster shot, hindi na rin po sila kailangan magpakita ng RT-PCR. Uh-huh. Now, hindi ho ba tayo magkakaroon ng paghigpit sa ating borders, ma'am? Because aside from the COVID-19, eto ho ngayon yung kinakaharap na ating bansa, meron namang banta ng monkeypox. Mm-hmm. Actually, nakaantabay po kami kung ano po yung magiging abiso galing sa IATF as with recommendations from the Department of Health. Similar din po dito sa mga naging actions natin sa COVID-19. Kasi sila po ang policy-making bodies and they would see sila po yung may capacities to see ano po yung appropriate measures natin mm-hmm. to take to prevent monkeypox from entering the country. Kami po sa immigration, we're an implementing agency. So once they see po
that it is necessary to implement any kind of travel restriction. At any given moment po, we are ready to implement it. Similar din naman yung mga actions natin, kagaya po nung COVID-19 pandemic, if you can recall, we were able to implement country-specific travel restrictions. So if this is a possibility po, and this would this is seen by the IATF and the Department of Health as an action that we should take, then we are ready at any time to implement. Mm-hmm. Now that the new administration is coming by June 30, Ma'am Dana, are you in constant communication, yung pong Bureau of Immigration, may constant communication na po with the incoming administration, and ano-ano ho ang posibleng mga maging pagbabago kung sakali? Actually, wala pa po kaming nababalitaan na iuupo po sa Bureau of Immigration. But uh-huh. Hopefully po, with the incoming new administration, tuloy-tuloy po yung mga progress ng Bureau of Immigration. Lalo na po, may I highlight yung aming batas, yung modernization ng BI through our law. Kasi it's really high time na ma-update na po yung batas ng immigration, and sadly hindi po umabot for this administration. Uh-huh. And it's an 82-year-old law. Ginawa po ito, wala pang mga eroplano sa Pilipinas. So obviously po, talagang makikita natin na napakarami na pong bagay doon sa batas na yun, outdated na, and hindi na po applicable sa modern time. So it's one of the things that we're hoping po na ma-prioritize po ng next administration. Thank you very much, Ma'am Dana, ha? And we hope to meet you in person as well at magkausap pa rin po tayo sa mga susunod na pagkakataon. Ma'am, ingat po, and good morning. Salamat po. Ingat po. Stay safe po kayo dyan. Salamat po. Yan po ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Ms. Dana Sandoval.